umaga, mga bata! At sa inyong mga kasama sa bahay, andito na naman ako, si Teacher Diana Lynn, para turuan kayo sa ating panibagong aralin. Ngayon ay pag-aaralan natin ang asignaturang MAPE sa component na Health. Tayo ay nasa Quarter 4, Week 4. Ang ating paksang aralin sa linggong ito ay tungkol sa Ligtas ako sa loob ng bahay at paaralan. Ulitin mo nga ang ating paksang aralin. O, tandaan mo yan, ha? Para sa ating layunin pagkatapos ng araling ito, inaasahan na iyong naisasagawa ang mga paraan upang maging ligtas sa loob ng bahay at paaralan. Masdan ang larawan sa itaas. Ito ang larawan A at ito naman ang larawan B. Ano ang ginagawa ng bata sa larawan A? Ito, ang bata ay naglalaro ng apoy o inilalapit niya ang kanyang kamay sa apoy. Ano naman ang ginagawa ng bata sa larawan B? Ang bata ay tumitingin sa apoy. Malapit ba ang bata o malayo? O parehas lang sila ng distansya mula sa kandila. Diba? Alin ang gawaing hindi ligtas? O alin dito ang hindi ligtas? Yan ba ang gawain A o gawain B? Ito ay ang nasa gawain A o nasa larawang A. Dahil ang bata ay inilalapit ang kanyang kamay sa apoy. Dahil ano ba maaaring mangyari sa kanya sa kanyang ginagawa? Sabi mo nga sa kasama mo sa bahay. Tama, maaari siyang mapaso o kaya mainitan yung kanyang kamay o ang matindi pa ay masunog. 'Di ba? Ikaw ba, ginagawa mo rin ba yan? Hindi tama yan. Huwag mong gagawin yan, ha? O, narito ang mga bagay na hindi ligtas gamitin. Isa-isahin natin. Ano ito? Kutsilyo. Hindi yan ligtas gamitin para sa isang batang katulad mo. Dahil baka, ano mangyari sa'yo? Baka mahiwa ka o masugatan. Ito naman ay pako. Hindi rin ligtas gamitin ito ng isang batang katulad mo dahil baka ikaw ay matusok. O kung ikaw ay may pako at may martilyo, baka mapokpok ang iyong kamay. Ito, gunting. 'Di ba kapag gumagamit tayo ng gunting, palaging sinasabi na kailangan ng patnubay o gabay ng magulang o nakatatanda bilang pag-iingat sa paggamit ng gunting. Sumunod naman, ano bang tawag dito? Ito ay bleach. O? Yan ay yung panlinis sa mga maruruming bagay. Hindi rin yan ligtas gamitin kung yan ay gagamitin mo na ikaw ay mag-isa lang o walang kasama sa bahay. Dahil ito ay hindi naman pwedeng gamitin mo lang basta-basta. May pinagagamitan yan. At ito ay rat poison o insecticide o pesticide. O hindi rin yan maaaring gamitin basta-basa ng isang batang katulad mo.
dahil may mga instruction yan, dapat ano yan, malayo sa mga bata. At yung lalagyan nito ay dapat hindi nakalagay kung saan-saan. Dapat na ilalagay ito sa maingat na lugar. At ang huli, alam mo ba kung anong tawag dito? Ito ay blade o yung panghiwa o yung pagka nagsishave ang iyong tatay o ang iyong lolo, yan yung ginagamit. Ah, hindi mo naman pwedeng hawakan lang yan basta-basta dahil baka ikaw ay mahiwa dahil matalim, matalas ang gilid nito. Ayan. Ah, mag-iingat ka ha. Ito ang mga bagay na hindi ligtas gamitin ng isang batang katulad mo. Ang batang katulad mo ay hindi dapat maglaro ng mga bagay na hindi ligtas gamitin. Mga bagay na nakakasugat at nakakalason. Tandaan mo yan, ha? Hindi mga laruan ang mga ipinakita kong mga bagay. Hindi yan ligtas gamitin at hindi yan pwedeng gawing laruan. O hindi mo lalaruin ang mga bagay na ito. Dahil ito ay maaaring makasugat o kaya naman ay makalason. O narito ang mga alituntunin upang maging ligtas sa tahanan. Una ay huwag maglaro ng apoy. Ayan, hindi dapat ginagawa ito. Ayan, X yan. Huwag mong lalaruin ang apoy dahil maaari kang makasunog o masunog. Ginagawa mo ba yan? Huwag na huwag kang maglalaro ng apoy, ha? Delikado. Sumunod naman ay huwag maglaro ng matutulis na bagay. O katulad nito, ano nangyari sa bata? Nahiwa siya dahil may hawak siyang kutsilyo. Ang kutsilyo hindi pwedeng gawing laruan ng isang batang katulad mo. Lalo na yan, matalas at matulis na nakahihiwa o nakasusugat. Kaya huwag na huwag kang gagamit ng kutsilyo o lalaruin ito. Naintindihan ba? Huwag mong gagawin ang mga yan, ha? Pangatlo, panatiling tuyo ang sahig. Bakit kailangan na palaging tuyo ang sahig? Ano ba nangyari dito sa bata? Ayan, nadulas siya. Kasi basa ang sahig. Delikado, maaari kang madulas o maaksidente. Kaya dapat lamang na ito ay palaging tuyo. Diba? At susunod ka sa babala. Pag may nakalagay na caution, wet floor, ibig sabihin mag-ingat ka dahil basa ang sahig. Pang-apat, huwag hawakan ang mga bagay na hindi alam kung ano ito. Iisipin mo muna, huwag na huwag mong papakialaman o hahawakan ang mga ito. Panlima, huwag tikman ang mga bagay na hindi pamilyar sa iyo. Bakit? Pag may nakita kang ganito na simbolo o simbolismo, yan ay nangangahulugan na nakamamatay. Tapos kapag kinain o tinikman mo, maaari kang malason. Ayan, magsusuka ka. O yung mga senyales na ng pagkalason ay mararanasan mo. Kaya wag na wag mong titikman ang mga bagay na hindi pamilyar o hindi mo alam. Naintindihan ba?
Itatanong mo muna sa magulang mo kung ano yun. Naintindihan po. Okay. O, tingnan ang dalawang larawan. Narito ang unang larawan at ikalawang larawan. Ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan? O, dito sa unang larawan, anong ginagawa ng mga bata? Tama, sila ay nakapila ng maayos. O, ito naman, sa ikalawang larawan, sila ay naglalaro. O, sino sa tingin mo ang sumusunod sa alituntunin ng paaralan? Yan ba ay ang unang larawan o ang ikalawang larawan? Siyempre, ang unang larawan na nagpapakita ng sumusunod sa alituntunin ng paaralan ang mga bata dahil maayos silang nakapila. Samantalang ito ay, ayan, nagkakagulo pa. Ayan, may naglalaro, may nagtatatalon, at may sumasayaw. Sa paaralan, wag gagawin itong mga ito, ha? Lagi tayong susunod sa alituntunin. Bakit ba may alituntunin sa paaralan? Dahil para magkaroon ng kaayusan sa paaralan. Hindi lang sa bahay may alituntunin, ganun din sa paaralan para maging maayos ang mga mag-aaral, di ba? O, tingnan natin ito. Bilang bata, mahalagang sumusunod sa alituntunin ng paaralan upang maiwasan ang aksidente at pahalagahan ang mga taong nangangalaga sa paaralan. Ayan, napakahalaga na sumusunod ang isang batang katulad mo sa mga alituntunin ng paaralan para makaiwas sa aksidente at bilang pagpapahalaga sa mga taong nandun sa paaralan o nangangalaga sa paaralan. Naintindihan ba? Mahusay. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa, bilugan ang mga bagay na hindi ligtas gamitin. O, meron dito ang kutsilyo, unan, gunting, t-shirt o polo shirt, pako, at blade. Ano-ano ang mga bagay na hindi ligtas gamitin? Bilugan mo nga. O, ito ay ang mga sumusunod. Una, hindi ligtas gamitin ang kutsilyo dahil baka makahiwa o masugatan ka. Sumunod naman ay ang gunting at pako. Ganun din ang blade. Ito ang mga bagay na hindi ligtas gamitin ng isang batang katulad mo dahil baka maaksidente ka o masugatan ka. Naintindihan po? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang dalawa, lagyan ng hugis bituin ang larawan na nagpapakita ng pagsunod sa alituntunin ng paaralan. X naman kung hindi, isulat ang sagot sa kwaderno. Bilang isa, tingnan mabuti ang larawan. Yan ba ay ilalagay ba natin ay hugis bituin o X? At ang tamang sagot ay hugis bituin dahil ito ay nagpapakita ng pagsunod sa alituntunin ng paaralan. Okay, number 2. Yan ba ay hugis bituin o X? O, ito ay X. Dahil katulad ng pinakita ko kanina o sinabi ko kanina, ito ay hindi pagsunod sa alituntunin sa paaralan dahil mayroong nagkakagulo, may naglalaro at kung ano-ano ang kanilang ginagawa sa paaralan.
na hindi naman dapat o hindi naman kailangan gawin. Pangatlo, ayan, o yan ba ay hugis between o ekis? Siyempre, ito ay ekis dahil hindi tayo dapat naggugulo o nagkakagulo sa loob ng silid-aralan. Nararapat lamang na pangalagaan natin ang mga bagay na nasa loob nito o nasa loob ng silid-aralan. Ganon din yung nasa loob ng paaralan. O huwag tayong magkakalat, huwag nating kukuluhin yung mga upuan dahil ito ay pagmamay-ari ng paaralan, di ba? Panatilihin nating malinis ang ating silid-aralan. Pang-apat, ayan, ano ang pinapakita dito? Ito ba ay nagpapakita ng pagsunod sa alituntunin ng paaralan? Hugis between at ekis kung hindi. At ang tama sagot ay hugis between dahil ito ay nagpapakita ng pagsunod sa alituntunin ng paaralan na pakikinig sa guro at pagbibigay respeto dito. Tama ka ba sa iyong sagot? Mahusay. At bilang lima, o yan ba ay hugis between o ekis? At ang tamang sagot ay ekis dahil nag-aaway sila, oh. Tama ba yun? Hindi tama yun, di ba? Hindi yan kasama sa alituntunin ng paaralan. Dapat igalang natin ang bawat isa. Bilang pagtataya, lagyan ng check ang pangungusap na nagpapakita ng pagsunod sa alituntunin ng paaralan at tahanan upang maging ligtas at ekis naman kung hindi. Number 1, palaging basa ang sahig. Yan ba ay check o ekis? At ang tama sagot ay ekis. Diba sabi, panatilihing tuyo ang sahig. Kaya ito ay ekis. Number 2, nakatabi ng maayos ang mga alcohol, pesticide at iba pa. Yan ba ay check o ekis? At ang tamang sagot ay check. Ilalagay natin sa maayos na lugar ang mga alcohol, pesticide at iba pang maaring makalason. Diba? Number 3, nagtatakbuhan habang pababa ng hagdanan. Yan ba ay check o ekis? Ito ay ekis dahil baka maaksidente o mahulog ang bata kapag nagtatakbuhan habang bumababa sa hagdanan. Kailangan ng pag-iingat at humawak sa hawakan ng hagdan. Number 4, iniiwas ang gamitin ng mga bagay na matatalim tulad ng kutsilyo. Yan ba ay check o ekis? At ang baston sagot ay check. Dahil kailangan iwasan ang mga matatalim na kutsilyo ng isang batang katulad mo. Number 5, pinaglalaruan ang apoy. Yan ba ay check o ekis? At ang tamang sagot ay ekis. Hindi mo dapat pinaglalaruan ang apoy. Kailangan mag-ingat ka. At maaaring ito ay magresulta sa pagkasunog. O maaari kayo masunugan kapag naglaro ka ng apoy. Delikado pa man din yun. O, ilan ang yung tamang sagot? O, ipalakpak mo nga ito. Very good. Tandaan, isa-isip mo ito ha. Mahalaga na mapanatiling ligtas ang ating sarili sa paaralan, gayon din sa ating tahanan.
Kaya, bilang bata, sumunod sa mga alituntunin upang aksidente ay maiwasan. Tandaan mo yan, ha? Thank you! Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating panibagong aralin sa Health. Ako muli si Teacher Diana Lynn, ang inyong guro na nagtuturo sa bawat panibagong aralin. Hanggang sa susunod! Paalam!